Magitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Paparating na ang tambalang kampiyon at kilala sa sinserong paglilingkod. Tunay na kinagigiliwan, kapwa may sense of humor. Sina Ed Sarto at Congressman Benny Abante sa Kongreso ngayon at your service. Dalawang oras na hitik sa interview sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Pag-iipagtalas-tasan sa mga politikong tagagawa ng batas at balansyadong paghimay sa mga napapanong issue. Kongreso ngayon at your service. Programang puno ng serbisyong walang kasing bilis. Kongreso ngayon at your service. Sumasa inyong mga tahanan Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Sina Ed Sarto, Bishop Benny Abante at Congressman John Bertis sa Kongreso ngayon at your service. Si Ed Sarto sa programang Kongreso ngayon. Thank you, Engineer Rafi Tan. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, May 9, 2019. Including today, mga kaibigan, 4 days na lamang. Election day na. Kumusta na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila? Muli, dito tayo sa inyong programang Kongreso ngayon at your service. Ed Sarto pa rin po, inyong mga kasama. At pakinggan po natin ang sentido kumon ng ating kasamang Rita Gaddy at ang kanyang bisita, senatorial candidates, malaho sa grupo ng KDP. At ipunan ng Demokratikong Pilipino, isang IT expert, Professor Toti Casino. Dito naman tayo, mga balita. Isyung pag-uusapan natin, mga interview sa taong nasa likod ng balita. Dabi pa hong issue, ano? At nakakalungkot. May mga nakikita ho akong nanlulumo ako. Bilang isang Pilipino, bilang totoong nagmamahal sa ating bansa. Bilang mamayan na talagang naghahangad ng maayos, matuwid na pamamahala. Nalulungkot po ako dito sa mga nakikita ko ngayon. Pero bago natin tukuyin yan, bago natin pag-usapan yan, humingi muna tayo ng gabay sa ating dakilang lumika. Wala ang ating spiritual advisor on air, the gentleman from the 6th District of Manila, Congressman Bishop Benny Abante. Na siyang araw-araw na nagbibigay po ng ating daily devotion. Tayo naman po, pinipilit natin na ma-share kung ano man po ang pinadadala sa atin ng mga giliw din nating mga taga-subaybay. Galing din po ito sa inyo. Hindi po galing kay Ed Sarto. Ayaw ko hong magkunwari, sa totoo lang. Inaamin ko ho, pagdating ho dito sa mga nilalaman po ng banal na aklat, ayaw ko hong magaling, ayaw ko hong magkunwari dyan. Alam ko ho ang limitasyon ko. Ganon din siyempre pa, pagka ho available ay naririnig natin at nagpapadala din ng daily verses ng ating partner from Axe OFW. 116 po yan sa balota, Congressman John Bertis. Pero sa umagang ito, mga kababayan, ang ating ibibigay ay hango po sa aklat ng Corinthians, galing pa rin kay Ginoong Angelito General Luna. 2 Corinthians chapter 7 verse 10 ng NIV. At ang sinasabi, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Matalinhaga pong muli, ano?
talinhaga pong muli ang ipinadala sa atin ng ating kaibigan, Ginoong Angelito General Luna. Kaibigan ko, pero hindi pa kami nakikita in person. Sa umagang ito, mga kaibigan, May 9, batiin natin ng happy birthday ang tatlo sa ating Facebook friend. Yemi Burden, Romy Corpus, and Chester Lobramonte. Happy birthday sa inyong lahat. Si iba pa hong nagsiselebrate ng birthday ngayon na hindi natin alam. Happy, happy birthday. Sa ginugunita naman ang mga anniversaries, happy anniversary sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo. It's already 9:46 in the morning. Katuwang natin ang buong pwersa ng DZME News Team sa lubat-labas ng ating himpilang. Sa technical side, Engineer Rafi Tan. Sa ating graphics department, ang ating IT expert, Mr. Emil Basco. Ating executive producer, of course, the one and only Joe Dakalusugan Mariano. Dito pa rin, siyempre pa, ang ating IT expert na panggabi ho ang duty, Miss Heidi Monroyd. At ang newsroom natin, kompleto na. Harley Balbuena and Julian Baiza. Mamaya ho, darating na rin ang aming news director na si Miss Jamie Quinto. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. 8:47 in the morning. Yung mga mensahe po ninyo, ha? Yung mga pagbati po ninyo. Welcome sa ating Facebook Live Global Pinoy. Mabuhay kayo. Ang mga bayaning Pilipino OFWs. Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. Wala sa mahal na bansang Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. At eto na ho, mga kaibigan, ang ating mga balita sa umaga pong ito. Ano ba mga issue na pwede natin pag-usapan? Sarto sa programang Kongreso ngayon. Matrix Reloaded by the Palace. Nilabas po kahapon, ibig sabihin mas pinalakas, mas pinarami, mas maraming sinasabi ang matrix na ito. At ito mga kaibigan, ang COMELEC daw po ay nagdeklara na po ng war gera laban po sa vote buying. Senado, hindi na ho itutuloy ang investigasyon dito po kay alias Bicoy. Dating presidential spokesman Edwin Lacerda, tinawag na gawa lamang, trabaho lamang ng grade schoolers ang matrix na inilabas po ng dalawang kalihim ni Pangulong Duterte kahapon. Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. Sinisi po ang Department of Finance dito po sa basurang galing sa Canada. Bakit naman? Pangulong Rodrigo Duterte hiniling na sa Korte Suprema ay basura po ang inihiling ng NUPL, National Union of People's Lawyer, para ho doon sa tinatawag na Writ of Habeas Data, Petition for Writ of Habeas Data. Pero ang isa hong nakakalungkot, mga kaibigan. Ito pong si Heidelyn Diaz. Kilala nyo ba si Heidelyn Diaz? Ito po yung nag-iisa nating atleta na nakakuha po ng silver medal, ano? Silver medal sa nagdaang Olympics sa weightlifting.
sabay maniwala ho kayo na isinama ho siya doon sa mga sinasabing sumusuporta sa Aus Duterte Matrix. Nanlulumo ho ako sa pangyayaring ito. Naghahanda ho itong ating atleta para sa nalalapit po na SEA Games. Dito sa atin gagawin yan. Sa halip na tulungan para itaas ang moral, ito ngayon ang ibinibigay ng gobyerno sa kanya. Ang pababain, pabagsakin ang kanyang moral dahil kabilang siya sa mga sinasabing gustong magpabagsak kay Pangulong Rodrigo Duterte. Anong makukuha ni Heidelin Diaz dyan? Ganon din po mga kababayan, si Miss Gretchen Ho. Isa po siyang TV personality na mostly inclined din sa sports. Ay kabilang din daw po sa Aus Duterte Matrix. At mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo, ha? Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit sa nasama mga pangalang ito? Nagla-like at nagsishare ng mga anti-government na naipopost po sa social media. Kaya ko rin, paminsan-minsan may nagla-like, nagsishare eh. Baka bukas makalawa, nandiyan na rin ako. Pero hindi naman ako sikat. Hindi naman ako sikat, hindi ako papatulan. Pero pag pinatulan ho tayo, hindi na rin ako magtataka. My God, I hate drugs. I hate drugs! Pero itong mga nakikita natin, para kayong nakadroga. Mga kaibigan, 7 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, tumanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating impilan. Hinga-hinga muna tayo! EME 1530 Radio Reporter. Nasa linya natin si Tony Hildo. Yung pila daw po ng mga puting taxi dyan sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. At 4, plano na rin tanggalin ng MIAA dahil sa mga abusadong drivers. Nako, yan ang sinasabi natin eh. Ha? May isa kasing, I think, couple na Australian nationals na biktima. Ha? Na biktima ng mga abusadong driver dyan. Nadamay ngayon, madadamay ang halos lahat. Dahil tatanggalin na daw po sila, planong tanggalin. Alamin natin mga kaibigan, ang balita mula sa ating kasamang si Tony Hildo. Tony G, good morning. Yes, good morning Kuyang Ed. Plano na rin ng Manila International Airport Authority o MIAA na tanggalin ang pila ng regular na puting taxi sa Terminal 2 at Terminal 4. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga abusadong driver na nanamantala sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay kasunod na rin ng pagdami ng umano'y insidente ng pang-abuso ng ilang driver ng puting taxi sa mga pasahero na galing sa paliparan. Nauna nang ipatupad ng MIAA ang pagbabawal sa mga puting taxi na pumila sa Terminal 1 matapos mahuli ang driver na nakilalang si Jomel Labuli na nangaabuso sa dalawang Austrian na nakilalang sina Mike at Nelly na kilalang YouTube vlogger. Napag-alaman na gustong saktan ng driver ang kanyang pasahero na galing sa NAIA Terminal 1. Ito'y matapos na tumanggi na magbayad ng extra dahil sa kanilang mga bagahe. Ayon kay MIA General Manager Edmond Real, ang suspect ay pinatatanggalan na nila ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Ako si Tony Hildo ng DCMA Santa Rosa Sakana ng Himpilang. May paninitigan. Maraming salamat sa iyo kasama ang Tony Hildo. Yan ang sinasabi natin. Kasalanan ng isa. Buong taxi na pumipila dyan na apektuhan, apektado. Hindi ba naplakahan yun? Ha? Hindi ba nakuha yung pagkakakilanlan identity nung taxi na yon? Para siya lang ng parusahan.
mahigpit na. Ay, nako. Ito ho, mga kaibigan, ang sinasabi ngayon, ano? TV host and Filipino TV host Gretchen Ho and the Philippine Olympian Heidelin Diaz also included in the Matrix release by Malacañang kahapon. Nasyak po si Heidelin Diaz matapos po niyang malaman na kabilang nga po ang kanyang pangalan sa matrices that illustrate a plot to oust President Rodrigo Duterte. The bemedaled weightlifter was among the latest names revealed by Malacañang to be involved in the Matrix. In a post on the Twitter, natawa po si Diaz. Lap off her alleged participation in the ouster plot. Kaya nga, dami ko pang goals sa life ang and Pinas para sumali sa ganyang bagay. Nashock lang ako, na-link ako sa ganyan, sabi po ni Diaz. Ano po? Oo nga naman. Napakarami pang pangarap ng batang ito, ha? Napakaparami pang pangarap sa para sa bansa makapagbigay po ng karangalan. Iisipin niya pa ba? Ha? Uunahin niya pa ba yung pagpapabagsak sa pangulo? Unang-una, anong makukuha niya diyan? Siya po ay kabilang, kasapi po ng Armed Forces of the Philippines. Baka hindi niyo nalalaman. At alam niyo naman na pagka ho napatunayan 'yan, posibleng matanggal sa pwesto 'yan. Dahil ang presidente po ay Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Tapos magko-conspire kayo para patalsikin ito? No-brainer ang gumawa nito. Pero ang hindi ho pinapansin ngayon, hindi ho lumalabas ngayon, at wala tayong naririnig man lamang na paliwanag mula ho sa gobyerno, ay ito pong trade deficit po natin. Patuloy pong bumabagsak. Ibig sabihin, mas malaki ho ang ginagastos natin sa pag-aangkat sa importation kaysa export o yung mga produktong inilalabas natin sa ibang bansa. At ito lamang pong buwan ng Marso, pumalo na po sa $3.14 billion. Ang trade deficit. Pero wala tayong naririnig yan. Ang narinig natin, yung lumabas ang 3.0% na pinuri po ng gobyerno yan. Mamaya ho, pahabain pa natin, dadagdagan pa natin ang mga paliwanag yan. And hopefully, may makuha ho tayong makausap para sila ho magpaliwanag. Ako ho, sino ba naman si Ed Sarto para magpaliwanag niyan? Sige, mga kaibigan. Yung mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po kahit papano ay nag-enjoy pa rin kayo or may napupulot kayo, nag-agree man kayo or hindi sa sinasabi ko, please message me. Participate po kayo sa ating talakayan. Live po tayo sa ating Facebook Live. Pwede po kayong magpadala ng message yan. Ako po ay hindi nagsasabing tama yung mga sinasabi ko rito. Ano? Kaya please, tulungan po ninyo ako. Kung mali ang sinasabi ko, please tell me. Kung kayo naman po ay sumasang-ayon, ay maraming salamat po. Let me know also. Eksakto alas 9 ng umaga, mga kaibigan, ng ating oras. Napakabilis pong tumatakbo ang ating orasan. At mamaya, gusto ko rin i-discuss. Dahil by Monday, mga kababayan, ay election day na po. Nasa kamay na po ng sambayan ng Pilipino. Close to 60 million na, di ba? Ang mga botante sa Pilipinas. Nasa kamay po natin ang kahihinatnan ng halala na yan. Kung tayo po ay magpapatuloy sa pagtangkilik sa mga kandidatong hindi naman ho talaga nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating inang bayan,
tayo po ang magpapasya diyan. Kung pipili naman tayo ng mga bago, susubok tayo ng mga bago. At promising naman, sa tingin natin ay promising, nasa kamay din po natin yan. So, hari nawa, gabayan tayo ng dakilang lumika. Ano po? At syempre, gusto ko rin i-discuss mamaya. Ito pong serbisyong gagawin ng ating mga bayaning guro sa tuwing panahon ng eleksyon. Sila po ibabayaran ng as much as 6,000 pesos. Pero yan po ay kakaltasan pa ng buwis. Grabe, ano? Grabe, grabe! Samantalang ang ginagawa natin is political exercise para ho sa kapakanan, kinabukasan ng ating bansa, ng ating inang bayan. Pero yung mga guro, naiilan lamang naman yan, na nagtatrabaho ay gusto pang bawasan, gusto pang kaltasan ng buwis. Samantalang yung ibang mga manggagawa dyan, yung mga dayuhang manggagawa, kumikita buwan-buwan dito po sa ating bansa, dito nagtatrabaho, pero walang buwis na binabayad para sa kinikita nila sa ating sariling bansa. Nasaan ang hustisya? Change is coming. Scammer pala. Alas 9:02, mga kaibigan ng ating oras. Break muna tayo. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik tayo. Makaraan lamang po ang ilang paalala. Bigandaan muna natin ang ating news break. There is a place very far from this world. And the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. Ang musika ay buhay. Malungkot, parang walang saysay at laging may kulang kapag walang tugtugin na nasasagap ang ating mga tenga. Bilang bahagi ng aming tungkuling makapaghatid ng iba't ibang uri ng programa araw-araw, sa inyo na ngayon ang BZMA Playlist. BZMA Playlist. Dalawang oras na hindi basta tugtugan, kundi dito madidiskubre ang lahat ng singers na nasa likod ng mga paborito niyong awitin noon at ngayon. Kailan sumibol at naging tanyag ang kanyang mga kanta? Boses lamang ba ang kanilang naging puhunan sa pagsika? Alamin kung paano nakatulong ang pakikisama sa kanilang katanyagan. Ano ang mga kantang tumatak sa ating mga alaala? Ang lahat ay iahatag sa inyo ni DJ Tony T. DJ Tony T. Sa bagong programa, BZMA Playlist. BZMA Playlist. Programang maghahatid ng sari-saring mga awiting naging paborito mo. BZMA Playlist. BZMA Playlist. Tuwing alas 12 ng tanghali, mapapakinggan sa Radyo DZMA 1530. Una sa kanan, ang hindi lang may paninindigan. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Inihiyag ng PAGASA na ang mga nararanasang pag-uulan sa bansa nitong mga nakarang araw ay maaring indikasyon na ng nalalapit na pagwawakas ng panahon ng tag-init o summer season. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin uulanin ang malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila dahil sa binabantayang tatlong low pressure areas. Asahan rin daw mula ngayon ang araw-araw na makakaranas ng ulan tuwing hapon at gabi at posible raw ito na ang senyales ng papalapit na panahon ng tag-ulan. Mga tandang kahapon ay bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila na nagdulot ng kabi-kabilang pagbaha at buhol-buhol na trapiko. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 kHz. Mula sa news center ng DZME 1530, una sa kanan ng ipilang may paninindigan. Ako po, si Joe Mariano.
Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika, public service. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba pero magkasing haba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kay misis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa bata at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo, mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody, mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Homebody, mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. There is a place very far from this world. The only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. Ang musika ay buhay. Malungkot, parang walang saysay at laging may kulang kapag walang tugtugin na nasasagap ang ating mga tenga. Bilang bahagi ng aming tungkuling makapaghatid ng iba't ibang uri ng programa araw-araw, sasa inyo na ngayon ang DZME Playlist. DZME Playlist. Dalawang oras na hindi basta tugtugan, kundi dito madidiskubre ang lahat ng singers na nasa likod ng mga paborito niyong awitin noon at ngayon. Kailan sumibol at naging tanyag ang kanyang mga kanta? Boses lamang ba ang kanilang naging puhunan sa pagsika? Alamin kung paano nakatulong ang pakikisama sa kanilang katanyagan. Ano ang mga kantang tumatak sa ating mga alaala? Ang lahat ay iyahatag sa inyo ni DJ Tony T. DJ Tony T. Sa bagong programa, DZME Playlist. DZME Playlist. Programang maghahatid ng sari-saring mga awiting naging paborito mo. DZME Playlist. DZME Playlist. Tuwing alas 12 ng tanghali, mapapakinggan sa Radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ikaw ba'y may mga karanasan sa pag-ibig? Nakaka-relate ka ba sa mga saya at kasawi ang dala ng pag-ibig? Narito na ang programang magpapaantig muli sa inyong mga puso. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this
this crazy world for me. Miss J, Love Diaries. Miss J, Love Diaries. Programang nagtatampok ng mga kwentong tagumpay at kabiguan sa pag-ibig. Miss J, Love Diaries. Miss J, Love Diaries. Pakinggan ang mga payo sa pag-ibig at dagdag kaalaman upang di na muli masasaktan. Miss J, Love Diaries. Miss J, Love Diaries. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng hating gabi hanggang alauna imedya ng madaling araw. Miss J, Love Diaries. Miss J, Love Diaries. Alas 12 ng hating gabi, dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig, mag-request, tumawag at makikanta na. I love DJ Neil. I-play mo na! Todo na talaga to! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa DZME, 15:30. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Tagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 imedya ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530 Motorsiklo eksklusibo. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Paparating na ang tambalang kampyon at kilala sa sinserong paglilingkod. Tunay na kinagigiliwan, kapwa may sense of humor, sina Ed Sarto at Congressman Benny Abante sa Kongreso ngayon at your service. Dalawang oras na hitik sa interview sa lahat ng sektor ng ating lipunan, pag-iipagtalas-taasan sa mga politikong tagagawa ng batas, at balansyadong paghimay sa mga napapanong issue. Kongreso ngayon at your service, programang puno ng serbisyong walang kasing bilis. Kongreso ngayon at your service, sumasa inyong mga tahanan Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Sina Ed Sarto, Bishop Benny Abante at Congressman John Bertis sa Kongreso ngayon at your service. At ngayon, ating balikan sina Ed Sarto, Bishop Benny Abante at Congressman John Bertis sa Kongreso ngayon at your service. Si Ed Sarto sa programang Kongreso ngayon. Thank you very much. We're back, mga kaibigan. Alas 9:15 na po ng umaga. Kamusta po kayo? I'm sure yung mga pumasok po sa opisina, nasa kanika nila ng mga tanggapan. Ano po?
Dala na ho tayo ng payong. Ay, ang sabi ho ng PAGASA, asahan po ang pag-ulan dito po sa Mega Manila. Lalo na ho mamayang hapon. Kagabi ho, naranasan namin. Ako, naranasan ko, pag-uwi ko. Inabot po ako ng malakas na ulan. At sa ganun lamang po ha, yung pong Espanya kagabi ay bumaha. Baha, Espanya kagabi. Di pa rin ho na susolusyonan yung problema natin dyan sa area po ng Espanya. Yan po yata yung pinakamababang bahagi ha, ng Metro Manila, yung Espanya area. Ito ho, may text po dito sa ating text jack. Good day po, mga kapwa kubutante. Paalala lang po na maging mapanuri po sana tayo sa mga kandidato na ating iboboto sa Lunes, May 13. Suriin po nating mabuti ang kanilang character, track record, maging ang kanilang karanasan, kaalaman at kakayahan. Bumoto po tayo ng kandidato na karapat-dapat na maging leader ng ating bansa, na mapagkakatiwalaan, na walang bahid ng katiwalian. Bumoto ng tama para sa kinabukasan ng ating bansa. Maging matalino po tayo sa ating pagboto. Huwag tayong maging bobotante. Salamat po. Mula po ito kay Ben Latigo. Simpleng paalala pero makabuluhan. Tama po ang mga sinabi ni Ginoong Ben Latigo. Kung sino ka man sir, Ben Latigo, thank you very much. Kakaisa tayo sa mensahe mong yan. Sumasang-ayon ako sa iyo. Dahil yan din ang lagi kong sinasabi. Yun, mabuti naman at nagising si Senator Ping Lacson. At kinool off na po itong hearing sana bukas dito po kay Bicoy. E alam ko naman ho, ha? Sinabi ko naman na ho. Anong lumabas po yung bago pa man ho lumabas si Jaime, Rodel Jaime. Bago pa ho siya lumabas. Kung naaalala po ninyo, binanggit ko na rin dito. May lalabas na hong tao na sinasabing magtuturo kung sino si Bicoy. Yun ho yung unang impormasyon ko. Makalipas nga po ang kung hindi dalawa, tatlong araw ang nagdaan. Ayun na nga, biglang-bigla, lumabas na nga po yung Rodel Jaime. Nung una po ay tinuturong siya na. Pero uploader lang pala. Siya pala ang gumawa ng website. Nung mahuli po siya, nung araw ding yon mga kaibigan, nung ipresenta na po ito sa media, nabanggit ko rin dito po sa programa ko na may balita po ako na itong si Rodel Jaime ay magiging state witness. Karalan po nila yan. At lumabas nga po yan. Until makita po nila na dubious din ang pagkatao nito. At ito namang si Bicoy. Inaasahan na rin ho natin ang paglantad nito. Dahil dun po sa huling video niya na ang totoong narkulis, sinabi niya na sa takdang panahon, sa tamang panahon, ako'y lalantad at haharapin ko ang lahat at patutunayan ko ang lahat ng kanyang mga sinabi. Ayun na hong, mga kababayan, ang nangyari. Magkakaroon pa ho sana ng maraming kwento ito, kaso itong si Senate President Tito Soto naglabas ng sarili niyang nalalaman. At doon na ho mga kaibigan, natapos ang kwento
At ang pinakapinali ay ang etong Reloaded Matrix. And the rest is history. Tapos na si Bicoy, wala na ho yan. Lobyos na tao ho yan. May katotohanan man o wala yung kanyang sinabi sa kanyang video, wala na hong kredibilidad yun. At sa ikalawang pagkakataon po, pinatunayan din naman ni Ginoong Bongo na wala siyang tattoo sa likod. Muli niyang pinakita po sa ikalawang pagkakataon. So saan patungo ito? Mga kaibigan, ito po ay hanggang weekend. Hanggat magagamit ang isyung ito sa eleksyon, gagamitin po ito. Yan lang ang objective nito para ho sa eleksyon. Ang objective po ng dalawang kampo, ang objective ng administrasyon, manalo ang lahat ng mga kandidato nilang ine-endurso. 12-0. At ang objective naman po nung kabila, ay manalo rin. Ito pong 8-diretso. Nasa linya natin mga kaibigan si Senator Antonio Trillanes. Kumustahin natin, ano? Ha, kumustahin natin dahil yung pangalan niya, grupong Magdalo, marami ng pangalan, pati yung sportsman na si o sports personality na si Heidelin Diaz at Gretchen Ho ay nasama na rin. Kumustahin natin? Ano ang kanyang assessment doon sa bagong matrix? Senator Trillanes, sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Ed. Well, thank you, sir, sa pagtanggap sa tawag. Kumusta ang umaga mo? Ikaw ba'y nakatulog ng maayos? Palagi naman pong mahimbing ang tulog natin. Anyway, ito, itong Reloaded Matrix na sinasabi nila, ano ho bang kagyat na naging reaction nyo nung makita nyo at marinig po ninyo yung presentasyon nito kahapon? Alam niyo po, wala nang kasing naniniwala dito sa Malacanang, ano? Aha. Ilang beses nang paulit-ulit silang nahuling magsisinungaling. So kaya wala na, sinira na nila yung kanilang kredibilidad. Kung maalala po ninyo, si Duterte, inakusahan ako na meron daw akong offshore bank accounts. Mm-hmm. Siya mismo ang nagsabi nito sa publiko. Ngayon, ang ginawa ko, pumirma ako ng waiver at hindi lang yan, pumunta ako sa Singapore, sa isang banko doon, kasama yung media, at nasaksihan po mismo nila na sinasabing wala akong account doon. Mm-hmm. Tapos kinalaunan, sinabi ni Duterte na inimbento lang niya ito, itong akusasyon na ito. Mm-hmm. Yeah. Ngayon, ito na ngayon. O, balik pa tayo na mas maaga-aga pa yung mga narkolis na winawagayway niya noon. Panakot sa mga politiko. Ngayon, naglabas siya. Nang nilabas yung listahan na yun, kasama dun sa listahan na yun, may mga patay na West. Mm-hmm. Ano? Mga judges na patay. Tapos, may mga politiko doon na biglang binawi niya kasi kaalyado niya. Mm-hmm. Biglang naglabas siya ulit ng panibagong listahan na wala na ron yung kaalyado niya. Mm-hmm. Meron din naman doon na isang sinasabi niya, drug lord, na ngayon naman ini-endorse naman niya sa kampanya ngayon. Mm-hmm. Sa Cebu. Mm-hmm. So kumbaga talagang ano na malaking kalokohan na. Tapos ito nga yung just a month ago, naglabas siya ng matrix na yung mga inaakusahan niya, mga media personalities. Galing pa raw ito sa isang foreign intelligence, ano? Mm-hmm. Information. Wala kami dun. Mm-hmm. Tapos itong testigo na hinuli nila, hindi raw ako kilala. Wala raw kilala sa Magdalo. Tapos kahapon, ano doon naman na yung Magdalo? Mm-hmm. So, alam ko. Talagang malaking kalokohan na ito. Mm-hmm. Sir, ang apektado rito, ang naguguluhan dito ay ang taong bayan. Ano ba talaga ang totoo? Yan ang tanong eh. Sino ba nagsasabi ng totoo? Sino ba nagsisinungaling sa isyung ito? Saan papunta ito? Ano, nakikita mo ba na ito'y politika lamang? Dahil lamang sa eleksyon o talagang may mas malalim pa na isyu na nakikita ka rito sa mga nangyayaring ngayon?
alam niyo po ang estilo ni Duterte nung sa Davao pa lang. Pag meron siya mga kritiko, uh-huh, ang ginagawa niya, sinisiraan niya, pinatakot niya, at pagka tuloy-tuloy, pinapapatay niya. Uh-huh. So, ganon ang estilo niya. Ngayon, ginagawa niya yan dito. Uh-huh. Kasi itong mga sinasama niya sa Matrix, ito yung may mga opinion na independent, na hindi na patakot, ano? So kailangan niyang ibain sa publiko o kaya matakot or both, ano? Uh-huh. Para yun ang kanyang, pero ito yan sa akin. Apa. Unang-una, ito si Duterte. Balikan natin yung mga nangyari. Nung naipasok na yung smuggling sa ng tuneladang Cebu, no, yung worth 6.4 billion pesos. Yes. Aha. Yung mga testigo doon, ang tinuturo yung pamilya nila. Mm-hmm. Lahat yun, ano? Ngayon, ang tanong dito, sino yung mastermind nun? Mm-hmm. Nahuli ba nila? Na kahit man lang nasabi na mention yung pangalan, wala. Pero mm-hmm, dito, yung sa isang blogger, dali-dali yung NBI, yung police, kung sino-sino, napakalisto. Pero yung mga tuneladang Cebu na naipasok sa Pilipinas, hindi nila kilala kung sino ang mastermind. Walang nanguhuli, ha? Apo. At yung mga customs commissioners na nagpapasok nito, aba, iprinomote pa, mm-hmm, sa mataas na posisyon. So makikita mo rito, tapos itong si Colonel Acerto, yung PNP Colonel, ano? Yeah. Na tinuro niya na yung kaibigan, yung malapit na kaibigan at advisor ni Duterte, mm-hmm, ay drug lord. Pero sa ngayon yung kinasuhan? At may 10 diba? Million pesos na reward. May 10 million pesos na bounty pa na isamantalang yung Abu Sayyaf na wanted na maraming pinatay, 1 million lang, ito na nagbigay ng report sa kanya na drug lord yung kaibigan mo, eh siya ngayon yung binaliktad, tapos inarbor ni Duterte itong Michael Young. Mm-hmm. So siguro, dyan na mapapaisip na ito bang drug, war on drugs ni Duterte, eh pagpapanggap lang niya talaga. Mm-hmm. Para hindi siya mapagsuspetsahan. Uh-huh. At itong pagpatay ng mga tao ay eh para matakot sa kanya, para hindi nga sa i-criticize, uh-huh, o lumaban at tumayo laban sa kanya. Uh-huh. Di ba? Very obvious na, eh. Uh-huh. Sir, ang reality naman kasi sa ground, ano, kung titingnan talaga natin na mixed reaction ang taong bayan natin. May natutuwa dito sa campaign against illegal drugs. Meron din naman talagang nalulungkot na tinutulig sa ito dahil nga po doon sa walang habas na pagpatay at to the point na pati ang mga uniform personnel natin ng PNP ay sila na parang nagiging private army pagdating po sa patayan ng sinasabing mga drug users. Ano ba ang pwedeng gawin ng taong bayan dito? Ha? Ano ba ang pwedeng gawin namin para at least makita namin kung ano naman ang totoo? Sino nga bang nagsasabi ng totoo? Alam nyo, yung mga tao pong sumusubaybay sa balita, mm-hmm, eh, namulat na. Uh-huh. Marami pong namulat na. Marami nagsasabi sa amin na binoto nila si Duterte, pero ngayon nakita na nila yung tunay na katauhan. Alam nyo, marinig mo lang si Duterte dun sa isang speech niya na murahin yung Diyos. Mm-hmm. Alam mo, kikilabutan ka na, eh. Walang mataong matino ang pag-iisip, yeah, at mabuting tao na gagawin yun. Mm-hmm. Pero kung gusto mo pa ng mas malalim-lalim pa na impormasyon, yun lang. Kailangan mo lang buksan yung mga mata mo. Mm-hmm. Tignan mo yung sitwasyon mo ngayon. Mm-hmm. Gumanda ba? Nawala ba 3 to 6 months yung pangako niya na ayusin yung tanggalin yung krimena, mm-hmm, corruption at illegal drugs? Nangyari din? Hindi. Diba? Mm-hmm. Corruption. Tingnan mo yung Davao Group ngayon kung paano namamayagpag, ano, sa mga proyekto. O tingnan mo yung krimen. Yun na nga, patayan, eh. In fact, sa Davao mismo, ang Davao ang number one sa murder at sa rape nung siya ang mayor. Uh-huh. Ngayon, napaikot lang nila ng propaganda. O pinakita ko yan, yung statistics ng PNP. Paano ka masasabing nung mayor nga siya, eh, number one sa krimen yung bayan niya, mm-hmm, yung syudad niya. Ngayon pa, maniniwala ka. O anyway, ito nga, laganap yung patayan. Ano?
Tapos yung illegal drugs, itunay-tunilada nga yun, umaapaw eh. So, talagang maliwanag na nagsisinungaling itong mama na ito. Mm-hmm. Pero kung naging panatiko ka na kasi, ang hirap niyan, minsan pride na lang yan eh. Pero yung ordinaryong mamamayan, yung hindi pa panatiko, ay marami ng ano, marami ng namumulat. Mm-hmm. Ano? Kaya yan yung nangyayari ngayon. Sir, bago ka naging senador, ikaw ay naging miyembro ng Armed Forces of the Philippines. And I'm sure naman na familiar ka din or aware ka din sa mga intelligence gathering kung paano mag-gather talaga ng information at maglabas ng mga verified information ang intelligence community natin. Ito bang matrix na ganito? Masasabi mo bang ito'y produkto talaga ng isang masusi, pinag-aralan at na information gathering ng intelligence community natin? Alam niyo, hindi po. No? Masasabi ko, hindi rin ganun kagaling yung intelligence community natin, pero mm-hmm. hindi naman ganyang kapalpak. Uh-huh. Di ba? Kasi talagang ito, parang sinulat-sulat lang eh, kung sino yung maisip na pangalan eh. Uh-huh. Eh yan, hindi ngayon, di naging katawa-tawa, di ba? Mm-hmm. Oo, mm-hmm. pero sabi ko nga, ganun lang talaga yung mga Pilipino, uh-huh. mga pasensyosong tao, kaya parang inaako nila yung ano mga problema, kaya mahaba eh. Mahaba yung pasensya. Pero, nauubos din yung pasensya kinalaunan. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, isa pang ano dito, is yung pagdaloy ng impormasyon dahil tinakot nga yung mga media, di ba? Tinakot yung may-ari na Inquirer, saka ABS-CBN. Kaya kita mo, wala ka makikitang masamang balita tungkol kay Duterte at sa mga kaalyado niya. Mm-hmm. Kaya, hindi rin nalalaman ng Pilipino. Nalalaman nila yung ordinaryo talagang ano nasasaksihan nila. Mm-hmm, mm-hmm. Yan, nagtaasa ng presyo ng bilihin, humirap ang buhay, tapos no, maraming nawalan ng trabaho, tsaka yung mga sinasabi niyong natuwa na dahil maraming namatay na abi. Aha. Isa, alam niyo ho bang isa dyan sa natuwa ay yung si Kian de los Santos at mm-hmm. yung pamilya niya. Mm-hmm. Kasi nung palang kampanya, eh, sila ay Maka Duterte, si mm-hmm. Kian de los Santos mismo, yeah. siya mismo ang nagko-comment na tama lang yan, napatayin, kasi mm-hmm. mga addict. Mm-hmm. Hindi niya alam na ilang buwan lang ang lilipas na siya ang siya pala mismo ay magiging biktima. Oo, mm-hmm. yun ang trahedyang malaki. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Tapos kahit gano'n mo paikutin, matutuwa ka until ikaw na ang maging biktima o yung mahal mo sa buhay. Aha. Well, ngayon, lumalabas na ngayon yung mga pulis, eh, nagiging mercenaryo na kasi nasanay ng kakapatay ng walang proseso. Isa lang ang bukang bibig eh. Pagka sinabing ng laban, tapos na. Oo. Wala nang question. Na lang. Mm-hmm. So yan ngayon, ang pulis ngayon kinakatakutan mm-hmm. na imbis na dapat eh, pag nakakita ka ng pulis, palagay ang loob mo kasi alam mong siya yung taga-protekta ng sambayan Pilipino, ngayon hindi. Pag nakakita ka, alanganin ka. Mm-hmm. Pwede kang tumbangin na lang at sabihin na labag ka. Mm-hmm. Paano ka ngayon? Uh-huh. Anyway, Senator, eto naman, yung inilabas naman nga na information ni Senate President Tito Soto tungkol naman dito kay doon sa nagpakilalang alias Bicoy. Kayo ho, 2016 pa daw, parang may lumapit na sa kanya, sa staff niya. Aware ba kayo na may ganyang mga impormasyon noon? Ako po ay inoobserbahan ko itong mga nangyayaring ito. Kasi aha. kung kilala naman ako ng mga kababae natin, pagka meron akong testigong iaharap, ibig sabihin nun, na-vet na namin yan at talagang buong-buo yung loob ko. Aha. Kaya kung ilalabas ko yan, andyan dyan ako sa tabi niyan. Kagaya mm-hmm. nila Las Cañas, nila Matobato, mm-hmm. nila Vice Mayor Mercado noon. Mm-hmm. So kumbaga, na-vet yan. Pero ngayon, ako, inoobserbahan ko lang muna itong mga lumalabas, tinitignan natin, ina-assess natin. So, yung mga puntong nilabas ni Senate President Soto ay kasama yan dun sa mga impormasyon na ina-assess natin. Aha. I see. So, mukhang ano? Pero ito yung sa akin. Apo. Babalik nga ako dun sa
Yung allegation na sinasabi ni Bicoy na itong pamilya Duterte ay involved sa illegal drugs, eh sabi ko nga, hindi yan yung bago. Mm-hmm. Ilang beses na si Las Cañas, sinabi na yon na nag-escort sila ng container van at puno ng droga, tapos kinuha nila nung pamilya Duterte. O, sa na yon. Pangalawa, yung sinabi rin ni Matubato yan. Mm-hmm. Ilang din na operation nila ng ganon. Hindi lang nila maisip kasi nasisimplihan sila. Akala nila huhulihin, tapos biglang aarborin. Mm-hmm. So, ganun ang nangyari. O, si, itong si Colonel Acerto, ganyan din. O, itong si Mark Taguba, dun sa customs, na sinabi niya, ito yung lahat ng mga primary players dun sa importation na yon na nahuli. Involved yung Duterte family. Mm-hmm. So, this is not the first time na nangyari to. Plus, ito nga, hindi mapaliwanag, walang drug lord. Itong si Peter Lim, kumpare niya, na pinalaya, Yeah. 500,000 lang ang patong niya. Sabi pa nila na yan daw pinakamalaking drug lord. Pero, hindi na-cancel nga yung passport eh. Mm-hmm. So, kumbaga, masyado ng maraming impormasyon. Yun po. Uh-huh. At siguro, ang idagdag ko lang dyan, mukhang nakalimutan. Nakalimutan nating lahat at wala nang nag-follow up pa at wala yata nagtangkang hanapin kung sino ba talaga yung tita nani na nabanggit. Mukhang malaki ang papel na ginagampanan ng tita nani na yon na biglang nawala, hindi na napag-usapan na sa hanggang sa ngayon. Anyway, Senator Trillanes, na-identify po namin yan. Uh-huh. At someday, pag wala na itong mga to sa pwesto, malaking testigo po. Uh-huh. Tita nani. Aha. Sir, sa Monday election na may pagkakataon ng muli ang sambayan ng Pilipino na pumili ng mga bagong leader natin, especially sa Senado, 12 po ang pipiliin natin. Ano ba ang maipapayo mo sa ating mga kababayan sa pagpili po ng mga kandidato? Sa akin po, kailangan po natin ng mga independent senators para ito yung magiging boses nila sa Senado. So sa nakita natin sa mga kandidato, itong 8 diretso slate, yan yung kumakatawan ng kung sino talaga ang dapat sa Senado. Mm-hmm. Ngayon, may 4 na bakante, pili kayo. Sa akin, personally, si Senator Grace po, mapagkakatiwalaan, pag-display siya ng qualities to be a good senator. So, piliin nila yung mga ganong klaseng mga senador. Mm-hmm. With that, sir, thank you very much po sa pagkakataon na maging bahagi ka ng programa namin dito sa DZMI. Thank you, sir. Salamat po. Mga kaibigan, si Senator Antonio Trillanes po ang ating napakinggan, naghatid sa ating oras. 9:38 na po ng umaga. Break muna tayo. Huwag kayong bibitaw. Meron pa po tayo hanggang alas 10 ng umaga. Tatalakayin pa natin, i-assess natin. At siyempre, yung mga mensahe po ninyo ay atin ang babasahin. Huwag po kayong bibitaw. Saglit lamang ito. Bumaba. Ang alin? Oo, bumaba pero magkasing haba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kimisis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa bata, at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo, mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody, mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Homebody, mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 keywords. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.
At ngayon, ating balikan sina Ed Sarto, Bishop Benny Ampante at Congressman John Bertis sa Kongreso ngayon at your service. Si Ed Sarto sa programang Kongreso ngayon. Thank you very much. Balik na ho tayo. 20 minuto na lamang po at alas 10 na ng umaga. Ngayong araw pong ito, kung hindi ako nagkakamali, ngayon ba yung meeting de avance ng Hugpong dyan po sa Davao City? Mukhang ngayon, mukhang ngayon gagawin yun, mamayang gabi. So yung lahat to ng mga kandidato ay asahan natin, kung tama po yung information ko, ay nandiyan po lahat yan sa Davao City. Para ho sa meeting de avance ng Hugpong ng pagbabago at narinig na natin kay Mayor Sara Duterte na inimbitahan niya ang pangulong ang ating pangulo na dumalo at nag-okay naman daw po. Nasa linya naman natin si Secretary Eduardo Anyo. Ito ang isa sa mga kalihim na sa akin ho'y nagtatrabaho. Trabaho lang. Ng Department of Interior and Local Government. Secretary Anyo, good morning. Ed, good morning. Good morning din sa atin mga tagapakinig. Kamusta ho kayo? Masyado kayong busy. Ang daming tinatrabaho ang DILG. Oo, medyo busy tayo. Tulad kagabi ay galing tayo sa Moises Patilla. Kasama yung ating pangulo. Sinigurado natin na maaayos yung mga kaganapan doon sa darating na eleksyon at Ilan na ho ngayon ang pagkakaalam ninyo na lugar na under COMELEC control bukod doon sa Moises Padilla Town? Tatlo ang under COMELEC control. Ito yung Daraga. Daraga Albay. O Daraga Albay, Cotabato City, at ang pinakahuli ito, Moises Padilla sa Sa Daraga, because yung patayang nangyari doon. Ano po? Patayan yung namatay si Congressman Patacabe. Nagkasya rin yung warrant of arrest ngayon ni Mayor Baldo. Sumuko na ho ba o nahuli na? Hindi pa? Ang nagbigay ng pillar na siya ay susuko na. Pero apat ay surrender na siya. Kasi kailangan sagutin niya itong mga charges niya. Meron naman siyang due process tayong tinatawag. Yes. Talagang wala siyang kasalanan, sagutin niya na maayos siya. Yeah, ang paligid-paligid niya ay isang manifestasyon na guilty siya. Sa Cotabato City, sir, bakit na-declara itong under COMELEC control? Bago kasi naganap yung BOL plebiscite dyan, opo, ay sunod-sunod yung mga bombing at encounters ng mga armadong grupo. Ay napag-usapan sa COMELEC embark na ilagay rin siya sa COMELEC under COMELEC control. Sa ngayon ay okay naman ang Cotabato. When we say under COMELEC control, pagdating ho ba sa mga polling precincts, makikita natin ang mga police or sundalo ang namamahala ng eleksyon? Yes, that's correct. Lahat ay ang lahat dyan ay manggagaling sa COMELEC ang anumang mga direktiba kahit dito sa pamahalang lokal, hindi ito sa basta pwedeng kumilos ang incumbent na local government official, kailangan ipagpapaalam din sa Ito'y trabaho po ng COMELEC. Ano po? Itong nangyayari ngayon, ang pinaka main agency natin ay COMELEC. Pero laganap na laganap po ngayon ang mga balita ng mga sinasabing vote buying ng mga nakaupo, mga incumbent, ng mga local officials. Ano ho ang tulong? Ano ho ang pwedeng gawin? At anong aksyon ang maaaring gawin naman ng DILG dito po sa mga sinasabing bumibili ng boto? Well, unang-una, pinaigting natin yung presensya ng visibility ng ating mga police dito sa mga lugar na natawag natin hotspot at meron mga rampant vote buying. Nagkaroon tayo ng mga action centers na kung saan kung merong report immediately ay re-respond yan para mahuli sa action center. At ang maganda rito sa ating ginawang programa ngayon na kontra vote buying, yung mabilis na pag-resolve ng mga cases. Kasi yung nangyayari, matatapos na yung election, na i-proclaim na, hindi pa rin na re-resolve ba yung kaso. So ngayon,
with this particular project ng ating COMELEC, DILG, NDI at saka PNP at IBP, ang pag-resolve ng kaso ay bibilisan at kahit tapos na election, hanggang hindi pa yan nakakapagpeso, may jurisdiction pa rin ang ating COMELEC. Habulin natin yan para lumabas kagad yung decision. Mm-hmm. Ang vote buying is a serious offense. No? Yes. Pwede kang makulong ng not less than 1 year, but more than 6 years. Perpetual disqualification, government position. Mm-hmm. I understand, nag-create kayo ng inter-agency task force, sir? Ano para yes, sa yes. Against vote buying. Ano-ano hong mga grupo ito? Ano-ano hong mga ahensya ng gobyerno ito? COMELEC, DILG, PNP, kasama natin pati IBP. IBP? Yes. Aha, yung Integrated Bar of the Philippines. Well, siguro masasabi natin na in place na ang lahat, ang PNP naman through the leadership of General Albayalde. In place na sila for Monday's midterm elections. Ano po ang mga concern na tinututukan ngayon ng DILG Secretary Anyo? Ito sanang yung mga last ditch effort ng mga politicians na gumamit ng goons at ito yung mag-vote buying. Kaya nga ang aming command conference the other night, in-emphasize din ang aking Pangulo yan. Kasi alam mo naman ngayon, medyo okay na yung ating mga vote counting machines, no? Hindi na kaya matamper. So ang nakikita nila para manalo ay bumili ng boto. Pero hindi na uso yan eh. Hindi na, eh for example, kung ang bawa yung isang mayor ay bumili ng boto, manalo siya, at babawiin niya yung ginastos niya, DILG naman ang bahala sa kanya. Kasi kapag may ginawa siyang patibalian, I will make sure na matanggal sa question. Pero it will pass into a normal process kasi kung may makikita tayo ngayon na kandidato na lalabag sa batas, pwede nating reklamo ito. Pero hindi siya considered na disqualified kaagad. Merong proseso. Kaya nga nagkaroon tayo ng task force para rin mabilis yung pag-resolve ng... Kasi immediately ang community kaya niya mag-disqualify tayo. Kahit masabi natin na hindi pa tapos yung kaso, pero makita natin talaga na mayroon pinapanglap, pinapasya, napaspasan ng community ng resolution. Yan, malaking bago yan sa mga corrupt na tumatakbong politiko. Sir, panghuli na lang, dito ba sa National Capital Region, ano bang lugar dito, kung meron man na masasabi nating under election concern or COMELEC concern? Dito sa Metro Manila, nakita natin na hindi masyado ang probinsya. Pero kailangan pa rin natin maging vigilant kasi may mga yung reports din dito ng vote buying. Vote buying po, so, ang rampant din dito. Yes. So, areas ng area ng Malabon, Pasig, Yeah, Pasig. Talagang ako ho, witness din dito. Marami rin akong information natatanggap dito sa Pasig. Pero kung ako, si Juan de la Cruz, bigla hong may nakita ako. May nakita ako na gumagawa ng labag, na namimili ng boto or nag-o-offer ng pera. Ano ho ang gagawin ko at saan ako pupunta? Well, i-report ka agad sa pinakamalapit na police station. I'm sure may mga police community assistance centers tayo dyan. I-report ka agad at may mga karatula tayo nakalabas dyan ng mga action centers ng DILG at saka ng COMELEC at saka ng kapulisan. I-text o itawag ka agad dito. Action na natin ka. I see. With that, sir, thank you very much po at mabuhay kayo dyan sa DILG. Well, salamat din, Ed. At alala lang sa ating mga kababayan na boboto, huwag na huwag natin ipagbili yung boto natin. Maraming salamat po mga kaibigan, ang kalihim po ng Interior and Local Government, Eduardo Anyo. Ako, sinasabi ko pagka yung kalihim is working. Ito, isa ito talaga sa mga working cabinet member. Tahimik, trabaho lang. Kita nyo naman yung mga ilang accomplishment niya. Ginagamit pa ngayon sa pangampanya po. Yung mga paglilinis lamang, Boracay.
Manila Bay, ilog, kung saan sa mga ilog, ginagamit ng ilang mga kandidato ngayon. 10 minutes bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ito, pasadahan ko na ho yung mga mensahe po ninyo. Ano? Ito, si Sherwin Marcoe, magandang umaga sa iyo. Ha? Present, mabuhay ka. Ha? Salamat sa iyo. At magandang morning daw sa iyo. Joe Mariano, sabi ni Sherwin. Ayan. Si Marites Balanza, magandang umaga po Sir Ed and to all the viewers. Good morning, Miss Marites Balanza. Saan nga, taga saan nga po kayo, ma'am? Nasaan ba kayo, Ma'am Marites Balanza? Natanong ko na dati pero nawala sa memory ko. Romel Sandigan saying good morning Sir Ed. And good morning to all and God bless. Salamat po Mr. Romel Sandigan. Ever loyal natin, Kelly Lim, Julian Baeza, good morning Kuya Ed at kay Ate Hazel from Kelly Lim, Anna Mary Mendoza, hello to Ate Jo, sexy ganda. Like and share na po. Maraming salamat. Thank you, Anna Mary Mendoza. Buti na lang po Kuya, you hate drugs. Ay, sinasabi ko naman na salot yan. Salot talaga yan, ang droga. Joe Mariano naman, nagpapasalamat siya kay Miss Anna and good morning too. Engineer Rapitan, mabuhay ka. Ma'am Rita Gaddy, good morning. Romel Sandigan, baka magamit lang ang pangalan niya ng iba upang masira siya. Ayan. Si Anna Mary Mendoza, nako, bawal po pala mag-like and share. Baka masama sa Matrix po. Pero dito sa DCME po, bawal ang hindi mag-like and share. Thank you very much, Anna Mary Mendoza. Kasi yan yung dahilan eh. Bakit napasama itong si Heidelin Diaz at si Miss Gretchen Ho. Well said po Kuya Ed and well balanced po Kuya Ed. Salamat! Maria Omeno, magandang umaga. Kumusta ka na? Uy, kumusta ka na ba ha, Maria Omeno? I'm sure ikaw ay may hinihintay. Bukas na. Ayun, ha? Ilang oras ba biyahe? Ilang oras ba ang biyahe? So, sigurado tayo, Sabado, doon na yan. Pinakamatagal na yon. I agree with you, Sir Ed, sabi ni Marites Balanza. Salamat po, Miss Marites Balanza, ha? Mario Meno ng Japan. Hello po, Sir Ed Sarto. Na-miss ko na po ang live ninyo. And happy, blessed Thursday po sa iyo at sa iyong may bahay. At sa mga anak at pamilya mo po. At ganun din po kay Sir Kong Benny Abande. Maraming salamat, Miss Maria Omeno. Uy, yung dati nating kasama. Ang reyna ng showbiz dati sa DCME, si Miss Eileen Dulina. Ito po, nasa New York po ito. Hi Ed, good morning to all. Mabuhay ka Eileen. Salamat, mabuhay ka. Good morning, good morning. Good evening dyan sa Amerika. Maria Omeno again. Hello, Kasin T.Y. Edmond T. Happy blessed Thursday and happy watching. Wala po ito kay Maria Omeno para sa kanyang pinsa na si Edmond T. Hello DCME 1530. Hello Miss Kelly Lim, Sister Anna Mary Mendoza and Ate Suzette Lim. Again, mula ho yan sa Japan, Maria Omeno. Sir Ed Sarto, pa-shoutout po sa mga nanonood ng watch party po ng live mo po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, mga nanonood ngayon ha. Diyan po sa Japan, kasama ni Maria Omeno. Enjoy, 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 enjoy. Enjoy your watching. Huwag kayong magagalit kung may mga nakakausap tayo rito hindi nyo gusto. Media po tayo rito. Kailangan, balansi ho tayo. Issue lang ho tayo, walang personalan. Ano po? Hello na rin daw kay Sister o kay Sir Tony Hildo. Hello Sister Joe Gonzalez Mariano, Sister Julie Baeza, Ma'am Jamie Quinto, Sir Joe Winunag, Sir Papi Rafi Tan at si Sir Tony Tabad and Harley Valbuena. Ayun, pagbati po galing sa Japan. Magandang umaga po. Mr. Edgardo Tan and Ludi Marasigan. Hello, good morning Sir Ed. Ma'am Ludi, how are you? Kumusta ka na, ma'am? Good morning, Sir Ed Sarto. God bless. Ito kayo, Mr. Ed Tan. Mag
Mabuhay po kayo, ha? Hello, Brother Ed Dan, sabi ni Maria Omeno. Si Nardito Mier, garubaga, mayo nang natubod sa imo. Puro ka, pero, baga-baga. Ah, yun. Palagay ko ito kanina, yung kay Senator Antonio Trillanes. Bicolano eh. Bicolano si Nardito Mier. Hain ka, Noy. Hain ka pa, Tugang. Nasa Bicol ka baga? O yaong ka digdi sa Manila? Tapos maray na aga sa emo at sa pamilya mo. Maging matalino sa pagboto, huwag magpadala sa matatamis na pangako na puro napapako. Yan, paalala po yan ni Maria Omeno. Tama yan, ha? Julius Jao. Good evening, Sir Eden. Everyone, mabuhay ka, Julius Jao. Tanggap muna tayo ng pag-uulat si Kabilen Romy Barredo, Santo Tomas Pampanga, ex-mayor at iba pa, kinasuhan ng attempted kidnapping at frustrated homicide. Nako, Diyos ko po, ha? Bakit kaya? Alamin natin ang balitang ito. PME 1530 Radyo Ripoco. Magandang morning, Kabalen, Romy B. Good morning, Sir Ed. Isinampas sa Office of the Provincial Prosecutor ni Ray Galang, 54 na taong gulang, laban kay Ronquillo at limang iba pa na naganap ito noong April 27, araw ng Sabado. Nang magbukas pa lamang ng pintuan, agad na nagulpitong si Galang na residente ng Barangay San Matias na itinuturo ang bilang politika ang posibleng motibo likod ng paggulpit sa kanya dahil ito supporter ni Mayor John Sambo na isang relationista na turang bayan. Si Ronquillo, ang asawa naman nito, si Gloria Ronquillo, ay kumakandidato rin ng mayor na turang bayan ng Santo Tomas. Si Galang, sinabi nito na nasampas siya ng kaso laban kay Ronquillo at isang nangangalang Georgie Pineda at iba pa para lumabas ang katotohanan. Bago isinampas sa Office of the Provincial Prosecutor ni Galang ang kaso, ay nakakumo muna siya ng napoblater muna siya sa Santo Tomas sa police station na Aram Labor at kumuha ng medical legal report. Ako, si Romy Barredo ng PCM, kisi 30 taon sa kanan, ang ipila may paninindigan. Thank you very much, Kabalen Romy Barredo. 3 minutes bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kaibigan. Binabasa natin ngayon ang mga mensahe ng mga suki nating mga nanonood sa ating Facebook Live. Si Maria Omeno, nage-hello para sa iyo, Mr. Julius Jao. Good evening sa iyo dyan at sa prinsesa mo, brother, sabi ni Maria Omeno. Yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ano po? Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kaibigan, sa ating programa. Ulitin natin, mga kaibigan, ano? Nabanggit na kanina, pero yung grupo po ng KDP, katipunan ng Demokratikong Pilipino, sila Professor Butch Valdez, sila Professor Toti Casino. Eh, mamaya hong alas 6 ng hapon, isasagawa ang kanilang meeting de avance. Yan po sa may pinaglabanan sa San Juan City. Pero bago po sa bago diyan ay magkakaroon daw po sila ng motorcade, ha? Ayan, magkakaroon daw po ng motorcade. Alam kaya ng MMDA ito. Kasi ang request nila, kung maaari, paalam sa MMDA yung mga motorcade na gagawin po ng mga politiko para mapaghandaan naman nila ang trapiko. Yan daw po yan, sa lungsod ng Maynila, isasagawa ang motorcade. Mamaya po, bago ang meeting de avance na mag-uumpisa ng alas 6 po ng hapon, or rather ng gabi. So expect, mga kaibigan, ang pagsisikip pa ng daloy ng trapiko sa ilang lansangan na daraanan po ng motorcade ng KDP. Palipunan ng Demokratikong Pilipino. 7, kung di ako nagkakamali, yung kanilang senatorial ball. At yung iba naman, sa local position. Ayan, sa local position, mga kababayan, muli ang aming challenge sa inyo. Piliin po natin ang karapat-dapat talaga na mamuno sa atin. Ang
ang sekreto po ngayon para umayos po ang bayan natin, simulan natin ang pagpili ng matino sa local officials. Kasi ho, ang local officials, sila ho ay may magagawa sila na hindi nagagawa ng mabilis ng mga nasa national position. Sa paggamit lamang po ng pondo, kung masino po ang mayor, masino po ang gobernador, matino, mas maraming proyekto ang may bibigay sa kanilang nasakupan. Unlike sa national government, ay hindi ho. Kasi siyempre, kung ano lang nilaan na pondo para sa kanila, hanggang doon lang. Sa may pinakamalakas, pinakamalaking kapangyarihan lamang po, ay ang presidente. Pero sa local position, yung pong gobernador, yung pong mayor, nako, very, very, very powerful po yan. Kaya pumili po tayo nung matino. Yan ang pakiusap natin, ano? Para hindi na ho tayo nagre-reklamo. Hindi na tayo nagre-reklamo ng bulok na pamamalakad. Paalam na ho tayo. Eksakto alas 10 ng umaga, mga kaibigan. Maraming salamat muli sa lahat ng ating manakaagapay. Mula sa loob at labas ng ating himpilan, yung mga nanonood po ngayon sa ating Facebook Live, thank you very much po sa inyong lahat. Karangalan kong muli na kayo na mapaglingkuran ngayong araw nito ng Webes. Ngayon ba ang birthday ni Paring Napsanota? Paring Napsanota, happy, happy, happy birthday sa iyo, ha? Mula sa amin dito sa DCME, at syempre sa iyong bosom brother, Mr. Tony Tabad. Lahat po kami ay bumabati sa iyo ng isang maligayang, maligayang kaarawan, Ginoong Napsanota. Pangalan po ng ating manakasama. Hindi ako pakilagay yung mga pangalan ng mga OJTs natin. Ano? Sa technical side, Engineer Rafi Tan. Mabuhay ka, Engineer Rafi. Mr. Emil Basco, ang ating IT expert. Ang ating executive producer, Joe Mariano. Sa newsroom natin, of course, nandiyan po si Harley Balbuena at si Julian Baiza. Sa patnugot ng ating news director, Miss Jamie Quinto. At syempre pa, ang ating station manager. Sa mga nag-message po sa ating Facebook Live, maraming maraming salamat po. Nasa Pilipinas o nasa labas man ng bansa, ako po ay totoong taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Kung wala po kayo, walang silbi ang pagsalita namin dito sa harapan po ng mikropono. Maraming salamat din sa ating mga kaagapay na OJTs. Mula po ito sa ICCT. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanikinalang tahanan sa pamagitan po ng DZME 1530 kHz sa AM dial. Ako pong muli ang inyong lingkod, Ed Zarto. Nagpapasalamat. Bumabati ng isang magandang umaga. At siyempre, lakip lagi ang ating panalangin na sana'y maging mapayap at maging makabuluhan ng ating buhay. Huwag po kayong bibitaw dahil susunod na ang homebody ni Miss Jamie Quinto. Once again, God bless the Philippines. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba pero magkasinghaba pa rin at mas masarap, ha? Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangka. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kimisis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa bata, at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo, mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody, mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Homebody, mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ng sabayan sa radyo DZME 1530.
Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. There is a place very far from this world. And the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. Ang musika ay buhay. Malungkot, parang walang saysay at laging may kulang kapag walang tugtugin na nasasagap ang ating mga tenga. Bilang bahagi ng aming tungkuling makapaghatid ng iba't ibang uri ng programa araw-araw, sasa inyo na ngayon ang DZMA Playlist. DZMA Playlist. Dalawang oras na hindi basta tugtugan, kundi dito madidiskubre ang lahat ng singers na nasa likod ng mga paborito niyong awitin noon at ngayon. Kailan sumibol at naging tanyag ang kanyang mga kanta? Boses lamang ba ang kanilang naging puhunan sa pagsika? Alamin kung paano nakatulong ang pakikisama sa kanilang katanyagan. Ano ang mga kantang tumatak sa ating mga alaala? Ang lahat ay iyahatag sa inyo ni DJ Tony T. DJ Tony T. Sa bagong programa, DZMA Playlist. DZMA Playlist. Programang maghahatid ng sari-saring mga awiting naging paborito mo. DZMA Playlist. DZMA Playlist. Tuwing alas 12 ng tanghali, mapapakinggan sa Radyo DZMA 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Ipinauubayan na lamang ng Malacañang sa Department of Justice kung sasampahan nito ng kaso ang mga individual at grupong tinukoy sa bagong Ouster Duterte plot diagram. Kaugnay dito, tiniyak ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na magiging patas ang laban para sa sinumang makakasuhan at sinigurong mabibigyan sila ng due process. Matatandang sa inilabas sa bagong matrix kahapon, idinawit ng palasyo ang opposition group Liberal Party, Magdalo Party List, ang ilang media organization sa umano'y pagkasabuatan upang patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page DZME 1530 kHz mula sa News Center ng DZME 1530. Una sa kanan ng pilang may paninindigan, ako po si Jo Mariano. Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras iniahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Wake up. The morning's over. Ikaw ba'y may mga karanasan sa pag-ibig? Nakaka-relate ka ba sa mga saya at kasawi ang dala ng pag-ibig? Narito na ang programang magpapantig muli sa inyong mga puso. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. Miss J, Love Diaries. Programang nagtatampok ng mga kwentong tagumpay at kabiguan sa pag-ibig. Miss J, Love Diaries. Pakinggan ang mga payo sa pag-ibig at dagdag kalaman upang di na muli masasaktan. Miss J, Love Diaries. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng hating gabi hanggang alauna y media na madaling araw. Miss J, Love Diaries. Alas 12 ng hating gabi, dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.